Hello guys, welcome back sa ating channel. Maraming salamat sa mga bago nating subscribers. Sa mga hindi pa nakasubscribe, huwag niyong kalimutan mag-subscribe at pindutin ang bell icon para ma-update kayo kung may bago tayong video. So guys, ang pag-uusapan natin ngayon is about sa catalog, Admiralty Digital Catalog at kung paano mag-request ng mapa ng chart na gagamitin niyo sa inyong mga voyage o sa inyong biyahe. So guys, umpisa na natin ang ating kwentuhan. Maraming salamat ulit sa mga bago nating subscriber. Kahapon, doon sa in-upload natin, ang daming nag-subscribe about doon sa ECDIS na program na in-upload natin kahapon kung paano mag-download at kung paano makakuha. Yung hindi pa nakapanood, tingnan nyo na lang sa ating video kahapon para makita nyo at malaman nyo rin kung paano makapag-download sa inyong mga laptop. So, malaking bagay yung guys. Okay, punta na tayo dito sa Admiralty Digital Catalog. Ano nga ba itong Admiralty Digital Catalog? Guys, kung natatandaan nyo dati, ang ginagamit natin is ito. Nakikita nyo yan. Admiralty Catalog. Ito yung catalog na ginagamit natin sa paper chart at sa mga publication. Lahat ng kailangan natin, dito natin kinukuha. Lahat ng chart, lahat ng publication, dito natin kinukuha sa publication na ito. NP131 ito. NP131. So, yan. Ito yung malapad na publication, yung malaki. Kapag si Segundo, binigyan ni Kapitan ng biyahe, nakaguhit na siya. Lahat ng kailangan niya, dito niya tinitingnan. So guys, hindi na natin ito ginagamit ngayon. Ang gagamitin na natin is yung equivalent niya sa digital catalog. Ito, Admiralty Digital Catalog. At ituturo ko sa inyo mamaya guys kung paano makakuha nitong digital catalog. So ito na ngayon. Equivalent ito noon, nung malapad, yung malaki na publication na yon, 131, NP131. Ito yung Admiralty Digital Catalog. So, hindi na kayo titingin doon, ito na lang kailangan natin. Kung kailangan nyo mag-order, mag-request ng mga chart, ng publication, dito na tayo pupunta sa ating computer. Kaya malaking bagay guys, yung tuturo natin mamaya kung paano makakuha nito. Bibigyan ko lang kayo ng mabilisang example kung paano ito gamitin. So, siyempre, palagi tayo nagsisimula kay Kapitan pag meron na tayong biyahe. Limbawa, nasa puerto tayo, sinabihan niya ni Kapitan na ang next port natin is, for example, Colombo. At nandito tayo sa, halimbawa, sa Korea. Siyempre, ang iisipin mo agad yung ruta mo at kung ano yung mga gagamitin mong chart. Kung paper chart pa yung ginagamit. Guys, napakalaga nito lalo doon sa mga gumagamit pa ng paper chart. Siyempre, hanapin mo agad ang kailangan mo, kung anong gagamitin mo, anong re-request mo na paper chart at mga publication. So guys, ang una mong gagawin dito para malaman mo ang mga kailangan mo is pupunta ka dito sa root, yan, sa upper left corner, then create root ka, yan, create root. Kung halimbawa, nanggaling ka dito sa Korea, for example, South Korea, lalagay mo dyan yung ating departure, yan, guguhit ka dito, papunta sa Colombo, yan. Example lang ito guys. Pupunta tayo sa Colombo, Sri Lanka. Yan. Yan, kung tapos na, i-right click nyo lang para
maputol na yung buwit nyo dito sa ating catalog yan. Guys, kung nakikita nyo, ito na yung guhit natin from South Korea to Colombo. So, yung mga, pwede din dito guys na maglagay kayo ng tuturo ko sa inyo galing sa ginuhit nyo na galing sa ikdis. Pero ito lang muna ang gagawin natin para madali. Magkaroon kayo ng idea kung paano. Yan, nakaguhit na tayo. Kung makikita nyo yung line na yan, yung guhit, simula South Korea hanggang Colombo is manipis pa yung guhit niya guys. Yan, kung makikita nyo. Maguhit na siya. Para malaman natin yung mga kailangan natin na chart, kailangan natin na publication, dito tayo pupunta sa root. Yan, kung mapapansin nyo guys, yung guhit niya is magbabago. Tingnan nyo guys sa edit root. Yun, na-highlight na yung guhit niya, lumaki. Yan. Meron na siyang mga ano, course. Yan, pero hindi natin kailangan yan. Ang kailangan natin is itong paper chart. Kung nga paper chart pa yung gamit nyo. Yan guys, makikita natin dito yung mga dinaanan natin. Zoom in natin. Masyadong, yan. Makikita natin yung mga dadaanan nito. Yun ang kukuhanin natin. Pero hindi natin kailangan na isa-isahin yan guys. Yung mga dadaanan natin, yung mga number ng paper chart at ng publication. Hindi natin isa-isahin yan. Ang gagawin mo dito is pupunta ka dito sa Admiralty paper chart. Yan, meron din dito mga notice sa TNP, notice to mariner, meron din dito yan. Nakikita nyo dito guys. At itong software na ito guys, itong program is pwede nyo rin i-update kung may internet kayo. Kaya maganda ito. Pwede itong gamitin kapag naka-onboard kayo. Yan. Dahil ito din yung ginagamit ko guys kapag naka-onboard ako. Paper chart. Yan. Ito yung kailangan natin. At saka yung mga publication. Yan. Meron dito total tide. Yan. ALRS. Yan. Nandito na. Kumpleto na ito. Lahat makukuha mo na dito na publication na kailangan natin. So, dito tayo sa paper chart. Click mo yung paper chart sa baba. Then, punta ka dito sa taas. Root to basket. Ilalagay natin yung root sa basket natin. Yan. Na-click ko na yung root to basket. Yan. Kung makikita nyo guys, yung mga pumula na guhit. Yan. Yung nakapula. Yan yung mga tinamaan ng guhit natin from South Korea hanggang dito sa Colombo. Yan. 82. Yan nakalagay sa basket. Ito sa left lower corner. Click nyo yung basket. Tapos, pag naklik nyo na yung basket, punta kayo dito sa taas. Open basket. Yan. Nandito na guys lahat ng... Yan, kung makikita nyo, lumabas lahat dito, lahat ng list, lahat ng listahan ng paper chart na kakailanganin natin, gagamitin natin para sa voyage from South Korea to Colombo. Yan, nandyan na lahat. Nakalagay na dito, yan, number ng chart. Yan, for example, 94127 Korea Street, 362. Ratas Island, yan lahat. Kompleto na ito hanggang sa Colombo. Hanggang sa makarating kayo sa next port. So yan, ito guys ang kailangan natin. Siyempre kung gusto mong i-print, pwede mo yan i-print. Kung gusto mong i-save, pwede mo din i-save. At pagtapos ka na dito, yan ang mga publication ang kailangan natin. Pupunta naman tayo. Kung may kailangan natin din ng ENC, dito tayo pupunta. Yan, meron din dito. Ganun din gagawin nyo. Click nyo dyan sa Vector Chart Service. Tapos sa To Basket. Yan. Tapos Open Basket din yung nasa taas. Yan. Ito naman yung mga ENC chart na kailangan natin. Pero kung may ikdis kayo, hindi nyo na kailangan ito. Hindi na namin ito ginagamit sa ikdis na kami nag-o-order ng mga ENC. Kaya dito hindi na kailangan. Mas magagamit natin itong program na ito sa mga paper chart pa, naka-paper chart. So, yun. Dito, total tide dyan. Meron din. Nakalagay dyan. Click nyo din yung
root to basket sa taas, then open basket. Yan. Lalabas na dito yung mga yan, kung anong area ka, yung total tide, area 5, total tide, yan, 5 and 6 yung kailangan natin. Tapos, na nakalagay ito guys lahat, yung simula dun sa nilagay natin na paper chart, nandito lahat ENC, yan yung kanina paper chart. Yan, kung gusto mo tanggalin, click mo yan yung remove all products from basket. Yan, meron na tayong total tide, ito mga list of light, yan, ALRS, radio signals, yan, ganun din ang gagawin natin. Lahat, pare-pareho guys, ang procedure, root to basket sa taas, then open basket, yan, magkakasama dito lahat, yan. Publication, NP281, NP282, NP281, 2821, 2822, 28, yan, lahat nandito. Yan, pilot, BTS port, nandito, 286, 284. So, nakalista na lahat dito yung gagamitin natin. Madali natin malalaman kung ano ang mga kailangan natin publication at kailangan natin na paper chart. Yan. So, yung mga maritime chart natin, publication, nandito naman sa pinakadulo yung other. Yan, kailangan din natin yan. Meron din dito, yan o. Lahat ng publication nandito, ito yung dati o, NP131, yan, lahat nandito. Yan, yung mga maritime maps nandito, yan, ito, kagaya nito, AQ6113, yan, Singapore, Papua New Guinea, lahat nandito na. Q6110, Mediterranean Sea, yan, Persian Gulf, ito, mahalaga din yan. Kailangan din ma-request natin yan. So, yun guys, napakadali nito at ang sunod natin gagawin, ituturo ko sa inyo kung paano makakuha ng, ito, may TNP din, TNP, Notice to Mariner. I-try natin, Route to Basket, ayan, nakalagay na dito, yung updated din ito guys, in-update ko ito kahapon. TNP, Notice to Mariner, yan, nakalagay dito kung ano, yung mga TNP na sa date nito, sa updated na natin. Yan. Nakalagay lahat dito. TNP yan. Lahat ng list. Kung kailangan kayong may i-correct, yan, makukuha nyo dito. So, yan. Magkakasama na lahat sa basket. Kung gusto mong i-print o save para makakopy mo lahat ng kailangan. So, paano nga ba ito guys? Tayo makakakuha ng program na ito. So, pupunta tayo sa ating internet browser. Siyempre, sa Google, i-type natin Admiralty. Yan, Digital Catalog. Yan. Click natin yan, Admiralty Digital Catalog Download. So, yan guys, kung nakikita nyo yung padalawa, yan. Yung pangalawa na suggestion ng Google Downloads Admiralty. Click nyo yan. Then, hintayin natin. Ito yung lalabas. Yan. Ito ang lalabas sa ating link. Digital Catalog ADC, providing a comprehensive reference of Admiralty Maritime Data Solution. So, ito na yun guys. The Admiralty Digital Catalog provides a comprehensive and up-to-date reference of Admiralty Maritime Data Solution, including standards, nautical charts, and publication, nautical publication as well, AV, CS, AR, CS, Admiralty ECDIS services, and TNP, Notice to Mariners. Users can search for these products by type, scale, or defined route, with weekly updates available online to keep you fully updated. Yun, sinabi ko guys kanina, na-update ito weekly. Sasama mo rin ito sa update. Itong program na ito guys, ginagamit ko on board. So yan, ang i-download nyo is ito. Download Admiralty Digital Catalog ADC Full Installer. Yan. Ito guys, yan. Updated siya ng 2 April 2020. Ito yung last update niya guys. Click nyo lang yan. Setup na yan. Madadownload niya sa ating desktop. Mas madali, lagay nyo sa desktop. Yan. ADC Full Week 14. 2020. Isa-save nyo sa
desktop natin. Yan. Bali 62 MB lang ito guys, mababa 62 MB. So yung sa akin na download ko na. So i-close ko na ito. Ang gagawin niyo sa inyo is tuloy niyo yung pag-download ng setup sa desktop, then punta kayo sa inyong desktop. Tapos kung naka-zip, i-open niyo, i-extract niyo dito sa desktop. Tapos i-open niyo, i-click niyo lang kung paano siya i-install, next next. Palagi naman ganoon, next next. Kung tapos na, lalabas na 'yon. Meron na kayong ADC, Admiralty Digital Catalog. Yan ito. Meron akong shortcut dito sa desktop ko. Yan. Sundin nyo lang yung installation procedure guys para hindi kayo maligaw. Yan. Nandito na ito guys. Napakaganda ng program na ito. Magagamit nyo kahit nasa bahay kayo, makakapag-practice kayo. Hindi nyo makakalimutan yung ginagawa nyo on board. So pagbalik nyo on board, hindi na kayo makangapa, hindi na kayo maninibago. At maganda din ito para sa mga aspiring deck officers natin. So mapapag-aralan nyo sa bahay. Kasama nung ibinigay ko kahapon na ECDIS natin yung OpenCPN. Napakaganda nun. At mapapractice nyo lahat ng pwede nyong gawin, mapapag-aralan nyo. So guys, maraming salamat. Sana may natutunan naman kayo. At huwag nyong kalimutan guys, i-share sa iba, share nyo sa mga Facebook nyo, share nyo sa mga kasama nyo, mga bargada nyo, mga kasama nyo, kung nasaan man kayo para matuto rin sila. Maraming salamat, huwag nyong kalimutan mag-subscribe at pindutin ang bell icon para ma-update kayong kung may bago tayong video. Thank you guys and God bless.